So guys, magandang hapon sa inyong lahat. Today is the day Papa change oil ako. Kasi simula nung nakuha ko tong motor na to, hindi ko pa siya napapatingin. Pina-lower ko lang yung shock ng harap, pero hindi ko siya napa-change oil. Kaya gusto ko ngayon ipa-change oil siya. Para hindi naman kawawa yung motor ko. Ang init, grabe. Oh my gosh. Di ako jacket. Grabe init, guys. Sunog talaga balat mo rito. Oh my gosh, mali yung desisyon ko na hindi mag-jacket. Kaya proud na proud talaga ako sa mga riders. Grabe. Maghapon sila sa daan. No choice kasi ano yan. May time yan si Food Panda. Magkakaroon ka ng violation dyan kapag hindi mo tinanggap yung binato niya sa'yo. Kaya sobrang proud ako sa mga Food Panda riders. Ang init. Ayan o, grab. Hello sa inyo. I'm so proud of you guys. Trauma ko na yung mga ganyan eh, yung umakit sa mga ganyan. Nasimple lang ako sa ganyan. Kaya never na talaga akong umakyat. Oy, huwag mo naman akong abutan ng red. Please, ang init. Please, please, please. Dami parcel, oh. Sisiw ba yan? Sisiw. Alam nyo guys, kaya love na love ko yung mga delivery riders. Kasi ano eh, naranasan ko. Ganun naman eh, maiintindihan mo yung hirap nila pag naranasan mo. Pag napunta ka doon sa sitwasyon nila. Although may mas mahihirap naman na trabaho compared sa mga rider. Pero ayun eh, yun yung naranasan ko eh. Bakit ba? De joke lang. Yun talaga grabe yung ano, pagod ko noon sa lalamu. Ay. Dito-dito lang yun ha. Malalapit lang yung mga pinupuntahan ko. Pero grabe din talaga. Napagod ako doon. Siguro 1 week lang ako. Naglalamu. Parang tinry-try ko lang ganyan. Ganun kasi ako eh. Gusto kong itry yung mga bagay-bagay. Balag nito. Ano sa ABB minsan? Hindi ko siya maasahan sa singgitan. Factor na nga yung hindi ako marunong. Tapos ang laki niya pa. Actually, naka-Honda Beat ako dati. Maka-Honda talaga ako. Kasi yung kotse ko, Honda BRB din. Kasi ano eh, trusted ko na talaga yung Honda. Pero bago ko mag Honda BRB, naka-Mirage siya. Napakamura ng ano nun? Gas. Pinakanta ng van yung ano eh. Dadaanan ng motor. Ay nako. Maganda sa motor na nauuna talaga. Pero syempre pag sa kotse okay lang, din naman matraffic. Naka aircon naman. Kaya ako kapag naka kotse kami, pinapauna ko talaga yung mga motor.
ano ba mangyayari pag hindi niya pinauna yung motor? May mawawala ba sa inyo? Ha? Makukuhaan ba kayo ng gasolina kapag pinauna niya yung mga motor? May mga kotse kasi na ano eh, bida-bida. Ginigit-git pa yung mga motor. Alam naman natin na may mga kamote talaga na rider. Pero huwag nyo naman lahatin. Kasi kawawa naman, di ba? Daming kotse, galit na galit sa motor. Gigit-gitin pa yung gilid, alam na doon na dadaan yung mga motor. Gigit-gitin pa nila. Ay, nako. So, ayun, malapit na ako sa motor shop. Ay, grabe po. Napakainit. Parang I can take it anymore. Dito na. Dito na. Change oil. Okay pa. Bilihan mo na lang, ma'am. Ha? Girl, saka... Oh, magkano? Kasama na gear oil. Sige. Bayad ko na po yung ano eh. Yung ano, yung horn na lang yung babayaran ko eh. 'Di ba 450 'yon? Okay. Tapos anong bayad mo? Bayad ko na yung change oil. Tsaka yung ano. Pagkano po ba yung horn? 450 po. Yun lang naman yung kulang ko eh. Tsaka labor. Tapos may pinagkukuha siya. Fuse, cable tie, washer, and bolt, and then relay. Relay nun sa busina. Yung mga kailangan ng busina. 600 yung labor. Hindi nabigla ako eh. Thank you. Grabe na pamahal ako dun ah. Hindi ko alam na ganun kamahal. Bale, 600 yung ano, hiningi nila sa aking labor. Yung horn is 450. Then, andun sa listahan yung ano, mga kinabit daw sa motor. So, ayun, nagulat lang ako. Hindi naman ako galit. Pero siguro ganun talaga. Okay lang naman. Hindi ko lang in-expect. Pero, na-explain naman sa akin kung bakit umabot ng 2,000. Ayun. Dapat talaga pag magpapaayos tayo ng motor, tinatanong muna natin kung magkano aabutin. Kasi ako, pinalagay ko lang ng pinalagay. Siyempre, marami pa palang kailangan ilagay doon. Kaya nagulat talaga ako, paano kung sakto lang yung pera ko,
sa 1.5 lang ganun. So, lesson learned. Kapag magpapagawa ng motor, magtanong muna. Mag-estimated price kung magkano. Para hindi magkaroon ng aberya. Kasi ang nangyari sa akin, ginula talaga ako ng ano, price. Saka maganda naman yung horn. Malakas. Ito, try ko. Oh, diba? Oh, ganda niya. I love it. So, ayan. Bigyan natin siya ng food niya. Kain ka na. Okay. Meron ng ano yan? Kutsara tinidor? Oh. Bebe, oh. Okay.